Saan man tayo mapunta, merong ipadadala ang Diyos sa atin na mga taong aalalay at gagabay sa atin. Mga taong ituturing natin mga biyaya. Magandang araw. Ang kwento natin ngayon ay mula sa liham ni Eli Pascua mula sa Chicago, USA. Dear Charo, 2 taon na ang nakakaraan, pero hindi ko pa rin makakalimutan ang kabutihan ng mga taong kumalinga sa akin nung ako'y napalayo sa Pilipinas. Sa simbahan, lalo na sa aking mahal na pamilya, kung wala sila, ay hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Tunay na ginamit sila ng Panginoon upang maramdaman ko ang pagkalinga at pagmamahal. Sinalubong ako ng matamis na ngiti ni na Pastor Roger at Ate Richelle Pangilinan. Sa pamamagitan nila ay naramdaman ko na hindi ko mararamdaman ang pag-iisa. Kina Pastor Abel at Ate Febby Amago, ako tumira sa Wheaton. Sina Juancho and Digna from Aurora had also looked after me and provided the sense of support and company I needed. Sila ang tumulong sa akin upang ma-extend ang pagtigil ko sa US at tinulungan nila ako kung ano ang maaring gawin sa aking pagtigil sa US. I discussed with them openly my security threat in the Philippines and therefore my original readiness of applying for asylum. Dumarating ang pagkakataon kung saan naramdaman ang pangungulila sa aking pamilya, lalo na sa mahal kong asawa. Hindi ako pinabayaan ni Marner. Pinahiram niya ako ng cellphone at laptop. At sa pamamagitan ng technology, nakita at nakausap ko muli ang aking pamilya. At noong panahong kailangan ko nang isauli ang mga pinahiram sa akin, naroon si Juancho at Digna na nagbigay sa akin ng cellphone. Salamat sa kanila. Usually, sina Pastor Abel at Ate Febby ay kasama ko habang nagsasalita ako sa iba't ibang simbahan. Sa pamamagitan ng mga speaking engagements na sila ang nag-arrange, hindi ko lamang naipapahayag ang salita ng Panginoon, kundi napapagkalooban din ako ng honorario na naiipadala ko naman sa aking pamilya. After 7 months of staying in Wheaton, kinakailangan kong lumipat sa Paek House sa pamamagitan ni Pastor Mars at Ate Seni. Tumira ako doon from March last year until today. Sina Ka Homer at Ka Nilda ang aking naging housemate, kasama sina Mr. and Mrs. Malyare and Gigi, who are residing in the basement, and Oliver and Janet and John Lloyd, their 2-year-old son, and Ka Carmen, who stay on the 3rd floor. Lahat ng tao sa Paek at sa College of Clergy ay nagpadama sa akin ng suporta kasama ang pagbibigay sa akin ng 10, 20, 40, or $100. Salamat kina Beth and Jonah Gutierrez, Pastor Leo Constantino, Pastor Sam and Jean Dado, Pastor Julius and Glynette Montero, Pastor Francis Avila, Ati Glo Kamkam, Ati Linda Estrella, Ritman, Doctora Ruth Hernandez. Naging napakabuti rin sa akin ni na Reverend Maxwell Codillo,
President Jean Saking, Secretary of Clergy. Salamat din kina Pastor Mars at Iseni, Richard and Grace, June and Myrna Lawson, Beth, Jeanette, at iba pa na nag-ambag sa handang ito. Bahan, lalo na sa aking mahal na pamilya, kung wala sila ay hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Tunay na ginamit sila ng Panginoon upang maramdaman ko ang pagkalinga at pagmamahal. Magandang gabi sa inyong lahat. Isang napakahalagang okasyon itong gabing ito para sa aking asawa na magsama-sama kayo dyan upang masasabi nating ipagdiwa o upang pahalagahan ang araw kung saan 2 years nang naririyan si Bishop Eli. At alam namin, na alam ko, alam ng buong pamilya ko dito sa Pilipinas, sa Batangas City, mga taong na hindi ito magkakaroon ng kaganapan kung kayo ay wala sa kanyang buhay diyan. Binanggit namin kanina ang mga pangalan, kung meron kami mga nakalimutan sapagkat lahat ay mga bago namin kakilala, hindi man po kayo nabanggit, kayo rin ay aming pinapasalamatan. At lalong higit sa lahat ng mga tao na noong June 14, 2010, after ng conference niya sa Michigan, ay niyakap kinandili at ginabayan niyo na ang aking asawa at ama ng aking mga anak at obispo ng UCCP, ay kami buong pusong nagpapasalamat sa abot ng aming kakayanan sa diwa ng aming pagkakaisa dito bilang isang pamilya na ang karugtong ay nariyan sa inyo. Ito isang malaking kayamanan para sa amin. Kung kami man ay magkakahiwa-hiwalay ngayon, hindi rin namin ito masyadong iniinda sapagkat ang pamilya niya ay lalong dumami diyan sa pamamagitan ninyo ng mga nagmamahal sa kanya. Salamat po ng maraming sa lahat sa inyo niyan.